Yung anak ni Chrissy, kilala nyo? Yung Baby Josh. Baby Josh ba yun? Ayun, Baby Josh. Ayun. Imbisil yun. Special child. But special, no? Special daw eh. Ewan ko ba, pinapaganda pa nila yung tawag, pangit naman daw. No? Special child. Pero titigan mo, this is the, ano yung pinakonsepto. Yun, lagi exempted yun. Exempted na yun, kahit anong gawin nun. Wala, wala kayo magagawa. Imbisil yun. An imbisil person. O, yun na best example yun, para may tindihan nyo. O, hindi nyo na kailangan mag-imagine ako ano pa dyan. An imbisil is always exempted. Eh, yung insanity, sir. Ito problema natin. Yung insanity nyo, bigay ko muna yung rules sa insanity para hindi kayo magkalito pare-pares, ha? O, hindi siya laging exempted, di ba? If the person acted during, if an insane person acted during his lucid interval, he is not exempted. But if acted not during his lucid interval, or meaning, at the time of his insanity, he's exempted. To set an example, para maintindihan nyo. Example, si Trans. Si Trans na lang kumbuhin natin para lagi nyo maalala si Trans. O, si Trans. Sabi natin, nagre-review, nabaliw na. Ang dami kasing article na, ako sir, dinagdagan mo na naman, napraning. O, napraning. Bigla nabaliw. Sinaksak niya yung kasama niya sa in-house. Naku, parang pwede mangyari nung nakaraan sa amin, nakakatakot. Baka saksakin kami, pinagtatago namin yung mga kutsilyo doon. O sabi natin, yung gano'n, no? Kasama kayo sa in-house ni Trans May pala, buta, nababaliw na pa rin kasama nyo. O, sinaksak ka, nabaliw. Oh, exempted yun. Kasi baliw siya nun eh. Eh, tapos pala may limit siya kasi yung nakakasama namin, gano'n eh. Pag mga bandang alas 10 na umaga matino, pag alas 10 na ng gabi, puta, baliw na. Hindi na natutulog, umiiyak na umiiyak. Hindi na alam ginagawa. Ako, alam nyo lang. Oh, pag yung alas 10 na umaga na matino siya, nag-commit siya ng crime, liable siya doon. Kasi he committed the crime during his lucid interval. Eh, what if ganito? Sir, para pag ganito? Oh, during the court hearing, bigla nabaliw na naman. Exempted pa ba siya? Hindi na. Tatandaan nyo, ha? Ito yung pandito nila. What if an insane person committed a crime during his lucid interval, meaning hindi siya exempted. However, during the trial, nabaliw siya ulit. He became insane. Is the person exempted? You answer no, ha? No. Oh, what will happen to the procedure? Or to the hearing? The hearing will be suspended until he regain his sanity. Hanggang maging matino siya. Pag sanity na matino na, ha? Sanity. Yan yung magamitin yung word niya dyan. Sound mind, sane. Matitino yung ibig sabihin. O, tatandaan nyo, ha? O, what if ganito naman, si Kenneth din? Matino talaga siya. Pero nung nag-commit na siya ng crime, kunwari sinaksak niya siya na pero, inakita siya ng dugo, may phobia para siya ng dugo, bigla siya nabaliw pagkatapos siya i-commit yung crime. Is trans liable? Yung answer still yes. Why? Because sound mind siya nung pinumit yung crime. Nabaliw lang siya nung pagkatapos. O, see? O, tatandaan nyo, ha? So, as a rule lang, tatandaan nyo, para ma-exempt, kailangan insane siya while committing the crime. Okay? Oh, that's it lang. Parang hindi mo nakakalito eh. Okay. So now, there are, ang hirap niyan, di ba? Kasi pag sinasabi nating sanity, that is medical. However, sabi ng batas nyo, tandaan nyo to ha, every one of us are presumed on sound mind or sane. Lahat daw tayo matino. Hindi nyo pwedeng i-preclude yan na baliw yung tao. Lahat tayo, tandaan nyo, is presumed sane. O, matino ang pag-iisip. Okay, hindi pwede sabihin nila yung katulad ng sundalo na yun. Sabi nila, ano kasi yan eh, Marawi hero yan eh. In fact, di naman Marawi hero yan. Tinignan nyo yung badge number, hindi eh. Hindi, aga nga nag-resign nun eh, hindi na kasama sa war. O anyways, eh, ganun eh. Dinudugtong ka nalang ng media para sensational. O anyways, oh, sabihin nila may war shock daw yun, hindi mo pwede sabihin. Kasi, you need to prove it in court. Ayun, na naman problema natin. Insanity as a defense. You must prove it in court. Hindi pero at the moment dito may release yan. Pinapatunayan sa korte yan. Oh, see, you will call for your amicus curiae, yung mga psychologist, psychiatrist. Sila magbabatunayan yan, hindi ikaw. Okay? Oh, para maintindihan nyo. Now, aside from that, yung medicine term yan eh. Hindi naman sakop natin yan sa legal. O ano ba yung mga klase ng baliw? Ito yung bibigay ko, yung ma-decide sa Supreme Court. Ay, hindi naman ako doktor, hindi naman ako psychiatrist. For your information. Oh. Ano yung mga tinuring ng Supreme Court na consider as insanity? First, ito paborito to. Somnambulism. Oh, ano yung somnambulism? Or somnambulist? Sleepwalking. Ayun nyo, kung may makasama kayo later on sa in-house, sa May, may classmate kayong tulog, naglalakad. Oh,
kung nagsasalita, somnambulism yun. Sleepwalking, yung may ginagawa kahit tulog. Pag napatay kayo nun, puta, exempted yun. Kakaiyak, di ba? O what else, yung epilepsy nyo. O, decide in Supreme Court. O kung yung kasama mo rin epileptic. Biglang yung kamay, nagsasalsal kahit walang titi. Yung gumagano'n-ganon. O, sabi mo, bihawk na kutsilo, nagluluto kayo. Nasaksak ka. Exempted din yun under the Supreme Court. O, see? Epilepsy, hindi naman ano yun, hindi naman sa utak yun, Sarah. Hindi, sabi ng Supreme Court, it should be considered under the category of insanity. What else? Ito pa. A person suffering from a malignant malaria. Yung sakit yung sa lamok. Kasi sabi daw, nagdi-delirio daw yung utak nun. Exempted din. O, see? What else? Schizo. Prinya. Ito, kilalang-kilala nyo to. Panoorin nyo yung, ano, yung movie ni Gerald Anderson tsaka ni Pia. Yung naghihiwalay ni personality. O, yun, schizo yun. Schizo. Or other term kasi, hindi nga natin ma-perfecto, pero alalain nyo sa ano to, dementia precox. That's the same thing. Meaning, hindi, they could not anymore distinguish between reality and fantasy. Doon sa insanity. Oh, what if ganito eh, yung sakit ni trans is ano? Pedophilia. Ano yung trans? Ano may pedophilia? Ano may sakit na yan? Pedophile? Mahilig saan? Mahilig ka sa bata? Mahilig sa bata? Yung mga nagjojowa dyan ng mga senior high, ingat kayo. Pedophilia yun. Mahilig ka na tignan yung mga nag-virtual debate. Mamaya, nagjojowa kasi ngayon, uso ng gate to 12 eh. Dating sinong college, ang matitira mo lang yung kapwa college mo ngayon, pwede na high school. Tonto ay mga krim ngayon, puta. Lalo na sa SCAS, puta, Birandas, may senior high. Sarap, 17, tsaka 18 yung mga yun eh. Oh, de, ano lang, para itinan nyo, pedophilia, para malala nyo, mga pedophilia, mahilig sa bata. Lalo ngayon sa SCAS, may, ano pa naman, junior high pa? Naku, 14 years old pa lang, inaalagaan na. Diyos ko, mga krim talaga, oh, mga halimaw eh. Oh, anyways, oh yan, parang yung sakit na ganun, exemption ba yun? Eh, sakit nga yun, makakonsider eh. Sabi sa Supreme Court, no. Hindi yun insanity eh. Puta manyakis kang hinayupak ka, liable ka dyan. Walang ganun. Oh, what else? Yung mga kleptomania nyo, yung may sakit na ganyan daw eh. Lalo yung mga taga-Eldorado. Oh, sapo lang yung mga taga-Eldorado. Kasi mga ako mahilig magdakaw eh. Kleptomania, they have the urge to possess something. Urge yan eh, to steal something oh. Oh, insanity rin ba yun? No, sabi ng Supreme Court. However, later on, malaman yung mitigating yun. Kasi it was decided yung Supreme Court eh. Hindi totoo yung kay Lucy nyo, ha? Yung kay Lucy Torres nyo yung maputi, na may klepto. Hindi totoo yun. Yung maliwala, pinasikat lang dahil dun. Anyway, so yan, para maintindihan nyo. So, categorically, merong sinabi na si Supreme Court na ito lang yung mga insanity. Wala nang iba. O, nakuha. Ayun lang yung binanggit natin kanina. The others are not anymore considered as insanity. Okay. Oh, next one. Yung invisibility natin, wala na, hindi na natin questionin yan eh. Kasi by definition lang, ayun, tanda nyo, anak ni Chris Aquino, ayun. That will be invisible. Oh, next one na tayo, minority. Ito, medyo masakit itong minority because it was been amended. Huwag nyo nang pansinin yung ano, paragraph 2 entry nyo. Repealed na yan. Hindi na ginagamit yan ngayon. Oh, what is 9344 nyo? Juvenile Justice Welfare Act. Juvenile Justice Welfare Act. Medyo maano yung sensational yung batas na yan. Kasi yun yung nagsabi na yung mga kabataan natin, mga tanga, hindi pa nag-iisip. Wala daw ano eh. Ano yung kailangan dyan pag-iisip yung bata? Ano requirement? Uy, hindi na alam. Ano yung requirement? Sabi mo nag-iisip na yung bata, alam niya na yung right and wrong. Ang tawag yun dyan? Naku, nandyan yun sa paragraph. Naku, kinalimutan na. Patay tayo dyan. Ano yan? Acting with or without? Discernment. Discernment yung tawag. Pag sinabi niyo discernment, you know to distinguish between right and wrong. Yung sabi ng batas eh, yung mga 15 years old and below, hindi pa nila daw alam yung tama at mali. O see? Walang discernment dun eh. Tapos yung 15 to 18 daw, sabihin, depende pa yan. Kung may with or without discernment. Oh, tingo mo, pangit yung batas, no? Eh, siguro pinapangalagaan nila. Ngayon, spoiled brat na ngayon lahat. Isipin mo, ito, sabi ng 9344, hindi na kukumit ng mga minor ang prostitution. Oh, ibig sabihin, iniinkayat ng 9344, okay lang, exempted kayo sa prostitution. Sige lang, magpayaman kayo dyan habang bata. Kasi pag 18 ka na, kasuhan ka na namin ng prostitution. Pero ngayon, 18 below ka ba? Walang prostitution, see?
Walang prostitution, hindi na ako commit yan. Explicit, nakalagay sa batas. What else? Gambling. Hindi rin ako commit na minor yan. Accepted sila. What else? Volatile substance. Yung makita nyo dyan sa Santipolo, yung umihigop nung may puting plastic labo. Alam mo, hindi puti. Transparent na ano, yung may rugby. Hindi rin ako commit na minor yun. I think it's PD 1619. Check nyo na lang. Violation of volatile substances. Tignan nyo, hindi na ako commit ng mga minor yun. Kasi, Now, aside from that, ito, 15 to 18. See, simply natin yung definition dito, hindi kayo malilito. Isipin nyo lang, 15 tsaka 18, ha? Iwan natin si 15. Kasi si 15 and below, exempted kagad eh. Total. Wala tayong pag-uusapan na, ano, na rule about the court proceedings, what is the court proceeding. Hindi na. Iwan din natin, pag 15 to 18, then acting without discernment. Wala rin kwenta yun, kasi wala rin dadaan sa proceeding eh. Exempted na eh. Itatanong natin yun, yung minor acting with discernment. Kasi hindi siya exempted eh. Okay, ganun lang yung rule. 15 below, exempted. 15 to 18, acting without discernment, exempted. O yun, yung pag-usapan natin na 344. Yung minor na 15 to 18, then acting with discernment. O, pag-usapan natin what's the meaning of discernment first. Discernment is a minor knows to distinguish between right and wrong. Sino nagpo-prove niyan? Of course, a psychologist. Psychologist to be specifically from the DSWD. O down to the line, local social welfare development, yung LSWD nyo dyan. Sila magsabi niyan. However, remember this one. Sino nagpo-prove ng discernment? It's the prosecutor. O, amicus curiae lang yung mga psychologist nyo, tumutulong lang yan sa korte. Pero it's up to the prosecutor to decide whether the minor is acting with or without discernment. What is the basis of the prosecutor now? From the manner of the commission of the crime. Example, nakasulad dyan kay Reyes. Ito, ganito yung binato nila yung matanda. Ah, natanggal yung isang mata. Sabi yan, buti nga sa yung matanda ka. Lagi mo kaming inaaway, di mo ka pinaglalaro rito. Alam na nung bata na mali or tama yung ginagawa niya. Sinabi niyang buti ba naman eh. So, from the manner of the commission of the crime, malalaman na na mayroon discernment. Sa manner, ha? Oh, paano pag nakita mo? For example, parang dito, lagi ko si scenario sa mga bata to eh. What if you're already a police officer? Lalo kayo, mga babae. Example, nakakita ka 16 years old, nang re-rape. Sabi sa inyong bata, sabihin pa lang, 15 pa nga, sabihin, Miss Police Officer, ano ako? Minor ako, ito birth certificate ko, exempted ako. Naku, yari ka. Pag hinuli mo pa yun, minsan nga eh, hindi mo pwedeng ano yun eh. Ang tawag, hindi nga pwedeng arrest eh. Rescue. Walang arrest dyan sa 9344. It is called as initial contact with the child. Bawal ang arresting. Pag hinuli mo, ikaw pa kasuhan dyan. O sige, paano gagawin mo as a police officer? Sige nga. O kayong mga lalaki, example, Desano, ikaw. Nakita mo kapatid mo. Sabi natin, may kapatid kang babae maliit. Nire-rape nung 15 years old. O, ano gagawin mo, Desano? Rapin mo rin yung nagre-rape, no? Trio na lang kami. Okay na yun. Ano? Turnover, sir, sa DSWD. Mahirap ngayon. Hindi nakita may senaryo eh. Hindi mo ba arrestuin? Hindi, sir. Ang hirap, dosen. Alam mo, may discard yan eh. This is the, ano eh. Pabugbog mo rin sa 15 years old. O may isa ka pa kapatid na 15, ha? O upakan mo. Oo, pwede. Accepted sila para pares eh. Kuha ka sa sangguni ang barangay. Yung mga kabataan doon, pabugbog mo. Accepted naman eh. Ayun yung pangit sa batas eh. Masyado nila yung ispod yung mga bata. Hindi maganda. No? Pero, ayun, sabi ko sa inyo, that's under the table rule. Eh, pabugbog mo para walang problema. No, now, ito problema natin eh. Discernment. Oh, ano, Arbilia? Sir, question, sir. Sige. Pag pinabugbog, di ba, sir, pinabugbog doon sa mga 15 years old din. And then, hindi inasaan na matay yung bata. Okay lang, exempted naman sila eh. Yung naguto, sir. Hindi, kung paano na ikaw naguto, syempre. Kaya mo sila magtalo-talo dun. Ang kailangan yan, pag ikaw yung nagutos, kailangan may moral ascendancy ka. Malalaman niya later on dun sa part ng 17, Article 18, 17 ng RPC. Importante yung moral ascendancy sa principle by inducement. Later on, hindi kasi enough yan na sinabihan mo eh. Bugbugin nyo. Minsan yan, di ba nakikichir ka na doon? Sige, suntokin mo sa kaliwa, sa kanan. Okay. Hindi enough yun para maging liable ka. Later on, malalaman nyo doon na sa susunod na topic.
Oh, sabi na eh, naglalaro na yung utak. Oh, balik muna tayo dito. Oh, si prosecutor pala mag-determine yan. Hindi talaga psychologist. However, syempre, ang hindi naman psychologist si prosecutor, psychologist magsabi eh. Pero, at the end, si prosecutor magpuprove may discernment. O, pag na-prove na wala discernment, oh, exempted, di na tayo mag-ulit ng procedure. Problema, kailangan natin pag-usapan yung with discernment. Lagi kasi ito eh. Ito yung mahirap eh. Ang tawag sa child appropriate proceeding is, the child appropriate proceeding is diversion. Pakitandaan nyo yung term ha? Hindi yan isasabay sa mga normal na kriminal. Yung merong arraignment, merong pre-trial, hindi yan pupunta doon. Hindi yan mapupunta doon. Now, oh yan. Diversion is the child appropriate court proceeding. Okay? Oh, ano yung tawag sa pag-aresto sa bata? Initial contact with the child. Okay? Oh, paano pag na-found guilty yung bata? Kasi acting with discernment eh. Ayun, pasok yung word yung intervention. This will be the series of activities or program para doon sa bata. Para ano siya, hindi siya ikukulong eh. Actually, under Section 36 of 9344, it amended the provision that of 968 that if a minor committed a crime, automatically binibigyan ng probation, hindi niya ina-apply yun. Hindi talaga kinukulong, sobrang spoiled na yung mga bata. Okay, kung madali lang naman yung proseso, iniintindi nyo yung mga term na yun. Now, may isa pang term dyan. How could you determine that a minor is really a minor? Paano mo nalaman yung edad ng bata? Of course, sir. Birth certificate, basic. Eh, paano pag batang yagit yan, sa kalsada na nabuhay yan? How could you prove the, you know, walang birth certificate? Ah, pwede pa, sir. Baptismal record. Eh, paano pag kupal talaga? Walang hindi, ano, hindi na, ano, hindi na binyagan or something. Ah, susunod, ito yung ngipin. Ah, dental record. Clear ba ako dyan sa inyo? Medyo naglalag yata eh. Clear ba ako? Clear naman? Clear yung ano ko? Audio ko? Total po, sir. Again, in the age determination, tatlo ha? Una, birth certificate, followed by baptismal record, then dental record. Yung tatlo lang. Pag walang birth certificate, baptismal. Pag wala na lahat, dental. Ayun yung ginagawa ngayon ng mga polis kahit tanong nyo. Pinapadental nila yung pag minor automatically. May tuturo sa inyo diskarte. Later on kasi magte-training kayo dyan sa region 4. May tinatawag kami aquarium dyan. Aquarius. Yung mga babae doon may number. Ayun, pag magkaka-body na kayo sa training, sabi niya, o body, ano yung best pick mo? Sino ba yun? Yung magaling sumubo? Ah, si 96 yung pre. Magre-refer naman yung isang kabali mo dyan. Pre, may mas magaling doon. Best pick ko dyan, si number 54. Malalaman nyo yun, may aquarium doon yung mga babae. Talaga salamin lang. Tapos makita mo, parang mga Miss Universe, mga nakaupo lang. Alam mo, discarte doon, para malaman nyo kung bata. Pag gusto nyo bata na babae, pangitiin nyo. Sa ngipin talaga nalalaman, pag maliit pa yung ngipin, bata pa yan. Ah, totoo, kahit tingin nyo sa aso, itry nyo sa aso, malalaman nyo kung papi pa yun o hindi. Kasi minsan, akala yung binenta sa inyo eh. Ano po lang po yan, 1 month old, tingin nyo yung ngipin. Pag maliit pa yung ngipin nun, papi yun. Pero pag nakita nyo buo na yung ngipin ng aso, huwag nyo lang bilihin yun. Niloko lang kayo nun. Malaki yung pag lumaki. Malaki na pala. Eh, na pala yung pinakamalaki dyan. Isang taon na pala yung ginawa. So, kala nyo, papi pa. Okay, anyways, ayan. Ngayon yung sangipin. Aside brand at napangitiin nyo, makikita nyo kung may bulbul na. Baka nakailang rounds na yun. Huwag kayo pupunta doon ng bandang alas 12. Kasi nakain ng subo na yun. Nakain ng putok na yun. Baka nakalimang customer na yun. Payo ko sa inyo. Pag punta kayo sa training nyo, mga alas 8, alas 9, medyo nagbubukas yun. Pero bukas yun talaga ng alas 10. Para mga kayo mauna. Kasi pag mga alas 12, alam mo na nakailan na customer yan. Hindi, malalaman nyo yan. Kailangan ko yan sa inyo. Para maintindihan yung ngipin lang. Para malaman, ay, ayun pala yung way sa 9344. Oh, eh, di mas maalala nyo. Pangitiin nyo lang yung mga girls. Malalaman siya ngipin yan. Oh, girls ha, huwag kayo ba-offend. Normal yan. Magiging ano rin kayo in service eh. Mga kupal talaga yung makakasama yung mga police din. Madalas yung bulahan dyan eh. Masanay na kayo. Oh, anyways, oh, yun. Ganun lang pala sa minor. Madali lang ang proseso, hindi nyo kailangan pahirapan yung sarili nyo. Now, the question is about the civil liability. Alam naman na ang minor, kahit may found guilty, di ba wala namang pera yan. Kanino mag-ano? Ah, pupunta sa magulang. Then, ad litem. Kung wala namang magulang, mag-ad litem ka. Sino yung nearest of kin or relative? Pababa na pababa. Okay. O oh, yan, at least na ano nyo. That's the minor. Dali lang naman idea. Oh, let's go now to paragraph 4. Oo, oh, yung paragraph 4 nyo. Simply handle lang natin. Tsaga-tsaga lang, ha? Accident. Paragraph 4. Punta tayo paragraph 4.
What is important term here is the term chuke. Kasi lagi nang magre-result sa injury yan eh. In order to become an accident, there must be a joker. Meaning, papalo to balik kayo sa Article 3 on culpable felony. Ibig sabihin, walang imprudence, walang negligence, walang lack of foresight, walang lack of skill. Okay? Joker yung basihan dito. Joker. Nag-iingat. Kasi diba sabi ko sa inyo, ba't pinapanish yung imprudence, negligence? Because a man must exercise common sense in order not to injure those persons around him. O, see? Kailangan may common sense. Kaya ito may joker. Minsan kasi, kasalanan ng ibang tao, kaya sila na-aksidente, hindi mo naman talaga kasalanan. May joker ka naman. Kaso nga lang, you exercise it with extreme joker talaga. So now, what's the joker there under the mulo? Example natin, ito madalas kasi, iniintindi niyo yung madalas yung sa ano, banggaan. Banggaan yung mga sasakyan. Diyan kasi madalas ito ang aksidente. But it could be used in other ano, way, ha? Hindi lang dito. Pero para mas maintindihan nyo, doon muna tayo sa joker. Ano yung joker na binabanggit dito? Example natin, is overspeeding enough to determine that the person acted without due care? The answer is no. O kita nyo, mga professional nga nagdadrive ng mga sasakyan, mga nangangarera talaga eh. May ingat pa rin nyo kahit mabibilis. There is still exercising with due care. So what is the basis of due care? O ito lang, tanda nyo. As long as the person exercises due care is that when there is no imprudence or negligence. Ay, ang pangit naman ang definition ng batas. Ang lawak naman, sir. Oh, yes. It should be case-to-case basis. There was a decision in Supreme Court. Ganito yung nangyari. Makinig mo na kayo para maintindihan nyo. May nakapark na sasakyan. Nakapark, ha? And then may bata. Yung bata, naglalaro doon sa likuran ng sasakyan. Naatrasan nung driver. Pero bago siya yung matras, binik-sure niya na wala namang bata doon. Yun lang, naatrasan niya. Patay yung bata. Now, the question is, the driver liable or not? The driver is exempted, not liable. Why? Nakapark din, tinignan niya naman eh. Nag-exercise niya bago ipatakbo yung sakyan. Tsaka, hindi nga, paalis pa lang eh. Oh, meaning, the driver is still exercising joker. The instance lang talaga yung bata, that's a pure accident. What else? Ang bigay lang naman dyan ni Reyes nyo, yung isa. Yung driving during a torrential rain. Ano na yung mabasa dyan? Torrential rain, ibig sabihin yung parang nagsisiro visibility na. No, nagdadrive siya. Nakabunggo siya ng bata dyan. Tapos yung speed niya, I think it's only 30 kilometer per. Sobrang bagal kung titignan niya. Oh, now, nabunggo niya, napatay yung babae. Exempted ba yung ano? Yung driver? Okay, sabi ko sa inyo, tanda nyo to. Speed is not a determination of joker. The person there was held liable, yung driver doon. Reckless imprudence resulting to homicide. O, see? Ang hirap nitong joker nyo. Saan natin mas maintindihan to? O, makinig kayo maigi. There was a case there in the Book of Reyes again. Alam nyo yung hunting? Hunting. Yung legal lang hunting eh. Lawful. It's lawful. Yung nanguhuli ng mga wild boars. Mga wild animals. Mababoy ramo. O, yan. Nanguhuli ng ganyan. Now, ganito. Sabi natin, grupo. Ilagay na sa scenario. Si Ramos kasi namatay doon. Kapilito ko. Ilagay ko sa inyo. O, si Tran, si Rodeo, si Raper. O, nag-hunting sila. O, tara pre, mag-hunting tayo. Now, nag-iwaiwalay sila. O, dala-dala nila kanya-kanya ng baril. Etong si Raper, nahiwalay. Ngayon si Trans naman, nakita. Putang, nakita niya sa dilim. May kumislap na mata. Pagtutok niya flashlight. Binaril niya kaagad. Bang! It turned out that it was his companion, Rafael. Putang eh. Akala niya hayop yun. Yun pala, kasamahan niya si Rafael. Kasi kumigis na pa yung mata eh. Lalo yung hayop, diba? Pag tinamaan ng ano yan, gaano, may night vision kasi mga hayop, kaya nagkukuligirin yan eh. Kung mapapansin nyo, may night vision na normal yun. Tayo lang wala naman night vision eh. Oh. Eh, paano yun? Could trans be criminal liable? Oh, decided to Supreme Court. Tingin nyo, wag case-to-case basis tayo para maintindihan nyo. Trans was held as liable. He did not exercise precaution or due care there. Hindi niya muna binerify if this is a real animal. Then it turned out that it was his companion. He was being held responsible there. Although hunting is lawful. But what if another scenario? Intindi niyo? Wari si Trans naman, naglilinis ang baril. Ilinis niya. Accidentally, ito madalas to sa mga polis. Pumutok yung baril.
po, nag-reco siya yung bala. Pa, tinamaan naman si Rodeo sa duhod. Putang ina, pilay. Pundido, pundido. Ano ba tawag? Pundido na yung tuhod. Hindi na makaglob, basag na yung ikap mo nun. Patay. Could trans be held criminal liable? Oh, do you think trans? Sige nga. Nililinis mo lang yung baril mo eh. Hindi mo sadya, naputok, naputok. Oh. Could you invoke action? Liable. Liable pa rin. You do not exercise your negligence. Bakit? Hindi mo man tinignan kung loaded yung baril mo. Hindi. Oh, see? Ayan ang problema dyan sa paragraph 4. It will be case-to-case basis. At least binigay ko sa inyo yung mga senaryo. Kung tanda nyo, yung nag-hunting, liable. Yung nag-liis sa baril, liable. Ayan lang yung madas. Yung mga nagdadrive ng sasakyan, it's not up under speed. Like yung binigay ko sa inyo, torrential rain, lagi nilalabas yun. Abangga, patay yung bata. Liable pa rin. Yung isa lang, yung nakapark. Ayun, exempted. By reason of accident. So yung accident nyo, first scenario nyo lagi titignan nyo, whether or not the person is acting imprudently or negligently. Natanda nyo, ibig sabihin, pag imprudent, there is a lack of skill. Negligence, lack of force. Oh, madali lang. Okay, oh, let's go to paragraph 5 and 6. Paragraph 5 and 6. Pagsamahin na natin, that's the same concept. Paragraph 5-6 is what you call as the principle of jures. Jures. Hindi yun yung condom na naman. Baka iba na naisip niya. Jures. D-U-R-E-S-S. Ibig sabihin po yung inersa. Jures. Inersa. Now, kailangan yung kunin yung dalawang Latin maxim dito. Naku na, nalagi tinatanong. I've seen this question. Actus mei vito factus non est meus actus. Essential na lang kasi ang hirap i-dictate. Latin yun eh. Actus mei vito factus non est meus actus, or in English, an act done by me against my will is not my act. Oh, yun. Ayun, ayun na yun mismong principle niya dyan. Actus mei vito factus non est meus actus. May kapatid yung actus mei vito factus niyo. Actus non facit reum nisi mensit rea. Or a person cannot be held guilty unless his mind were so. Dapat may criminal intent naman doon. Pero ginagamit yun later on. Huwag nyo muna pansinin. Intindihin mo na yung actus, may bitong factus na is misactus. Now, in the principle of jures, dalawa lang to. Pero you need to distinguish it kung ano yung ginamit. Ha? Kasi isa, uncontrollable fear. Yung isa, irresistible force. Magkaiba yan. Ha? Sir, paano natin i-distinguish? Madali lang. Yung puwersa, we need to take a look at the employment of force. Pag directly nakatutok sa'yo, for example ako, tinutukan ko si Trans. Trans, tinutukan ko ba rin? Pag hindi mo pinatay si Rapper, ikaw papatayin ko. Irresistible force. Directly nakapwersa sa kanya. Ngayon, yung uncontrollable fear nyo, walang directly employment ng force. Parang ganito, parang may titin nyo. Oh. Trans, pag hindi mo pinatay si Rapper, papatayin ko nanay mo. Oh, diba hindi sa kanya nakatutok yung ba rin? Uncontrollable fear. Okay, gets? So, the only difference of the two is yung employment of force para madaling nyo maitindihan lang. Nakakalito kasi mamaya, oh, parang may ganito scenario dyan. O, may mga hawak ng baril. Yung tao, tapos pinapalibing sa iyo yung tao na pinatay nila. Pag di mo nilibing, ikaw yung babarilin. Pero hindi naman nakatutok sa'yo. O, oh, what will you use? Uncontrollable fear or resistible force? Hindi nakatutok sa'yo. Nakapalibot lang sila sa'yo. May mga hawak silang baril. No. Uncontrollable fear or resistible force. Nakakalito naman siya. Ano kaya? Tingnan niyo. But that will be also uncontrollable fear. Fear. Walang direct force na nakalagay siya eh. That could be also irresistible force pag tinutok ka sa yung baril. The question here, eto, para madaling matandaan eh. Pag uncontrollable fear, gagamit ng ibang tao yan. Kasi ang requirement sa uncontrollable fear, pakitandaan nyo, may rule din ng greater than. Kundari, parang ganito. Trans, papatayin ko yung aso mo pag di mo pinatay si Rapper. Isipin mo aso lang, tapos pinatay mo si Rapper. Oo, kailangan yung uncontrollable fear nyo is greater than the injury. Ganun din yung role niyan. Oh, pag di mo pinatay si Rapper, susunugin ko yung bahay mo. Ay, hindi rin pwede. Property lang yan eh. Oh, it must be something equivalent or greater than. Ah, madali lang, hindi nyo na kailangan tingnan yan. However, itong paragraph 4 and 5 and 6 nyo, kapatid na ito yung sa principle by inducement. Ay, may take note nyo na para later on.
although si trans will be considered as principal by direct participation kasi siya mismo pumatay, ako yung nag-utos. Talaga susunod siya doon. May uncontrollable fear, siya force na eh. I will become only the liable. Yung principal by inducement. However, siya hindi. Kasi he was only acting by my own will. Nutusan ko na siya. Oh, madali lang kung tignan nyo. Mas maintindihan nyo later on doon. Sa 17. Ano? Tama. 18 pala. 18. 17, 18. Pwede rin kasi maging accomplice yan. Depending upon. Okay. Oh, madali lang para ma-distinguish nyo. Oh, next one, punta tayo sa last one. Yung insuperable cost. You take a look on this one. Insuperable cost. Oh, madali lang to. There are ang liit. Pag binasa yung libro ni Reyes, I think 2 pages na explanation dito. Wala masyado. Oh, this insuperable cost anyways. Explanation lang dyan ni Reyes. Insuperable cost is something like yung force majeure. Yung mga act of God that you cannot control anymore. Hindi mo pwedeng labanan. Pwede mo pahintuin yung bagyo? Hindi pwede. Oh, see? Pero may isang scenario dyan about the woman who get pregnant. Ito, ibigay ko sa inyo. Isa lang naman yung nandun ko sa libro ni Reyes. Makinig mo na maigi. Oh, may babae. Sabi daw, ang babae daw, pag nagbubuntis yan, pag mga anak, nahihilo, nawawala daw sa, ano ng utak niya, nawawala daw siya. Ngayon, oh, para pagkaganon, ito yung scenario dyan kay Reyes, may babae na buntis, nanganak sa bundok. Kasi hinahanap niya yung asawa niya. Napaanak siya sa bundok. Ang problema, nung napaanak na siya, hinahihilo eh. Nagingi siya ng tulong, iniwan niya muna yung baby niya. Alam niyo nangyari doon sa baby? Kinain ng hayop. Lambot ng buto. Sarap na sarap yung kumain ng hayop doon. Patay yung bata. The woman could be charged, yung pregnant woman, yung nanganak na, could be charged by reckless negligence, resulting to infanticide. Oh, see? However, sabi ng Supreme Court, ganun pala yun. Unavoidable pala yung pag nanganak yung babae na hindi na nakapag-isip na natutuliro ba. Normal pala yung sa mga nanganak. That's why they call it insuperable cost. See? Exempted yung babae pa rin. Although, kasuan, wala na, exempted na. Ano pa? Ito. Nakita ko yung mga tanungan. In the relation, medyo mahirapan na, in the relation to Article 125, you know that when a person was legally arrested without a warrant, you must bring the person within 12, 18, and 36 hours. So, let us suppose that trans, a police officer, arrested Rafer for the crime of murder. He should bring Rafer within 36 hours. Eh, sabi natin si trans, tsaka si Rafer pala, nasa, sabi isla-isla natin. Nandiyan sa may ano, ano ba? Palawan. Oh, may, hindi. Wala, anong Palawan eh? Ano ba sa taas natin? Batanes. Oh, yun, pulo-pulo dun eh. Isa nga lang daw pulis dun, pinakawin ito sa akin. Tsaka wala masyadong crime dun, no? Sa Batanes. Bait yung mga tao dun eh. Sabi natin dun, eh yung kabilang opisina, dapat dali niya dun sa kabilang isla, nandun yung Office of the Prosecutor. Dapat ma-file niya kaso. Eh bumagyo. Yung bagyo, halos 5 araw tumagal, lumikot-ikot lang. Oh, madadala niya ba si Rapper dun sa ano? Eh 5 days na, nakukawawa naman si trans. Makasuhan ng arbitrary detention ng 125. Delay in the delivery of detained person to proper judicial authorities. O, could trans invoke insuperable cause? Yes! That is force majeure. O, pwede. Kasi force majeure naman pala eh. O, see? Walang ka. Ah, wala siyang kaso. Hindi siya makasuhan ng Article 125. O, that is insuperable cause nyo. Madali lang. Yung exempting nyo, madali lang yan. Hindi yan katulad ng justifying nyo. Kasi pag sinabi exempting, you just need to take a look on the criminal. Kaso nga lang, walang crime. May criminal, pero walang crime. Oh, and that's the problem there. Now, let's take into consideration now. In exempting, ang dami. May kapatid yan. Tawagin natin, dugtong natin ito ha, absolutory cause. What is an absolutory cause? Tandaan yung paborito to. An absolutory cause is by reason of public policy or sentiment, there is no penalty attached. Oh, what are those absolutory cause? Isa-isayin ko sa inyo, inaral nyo na. Article 6, paragraph 3. Attempted stage. Spontaneous resistance. Wala nang kaso yun. Exempting din somehow. Kasi absolutory cause nyo, wala nang kaso. Ibig sabihin, exempted na siya. Absolutory cause. Yung Article 6 nyo, pag nag-spontaneous resistance ka na, ayaw mo na mag-commit ng crime, may reward sa yung batas because you choose the right path of the law. What else? Punta kayo sa Article 7. Light felony when it's only an attempted and prostrated stage. Hindi rin siya punishable. Nakukuha?
Sa pakipunta, punta kayo ng ano, Article 16. If the offense is only, if the person responsible is only an accessory, he is not liable for light and less grave felony. Ay, no, for light felony only, sorry. Si accessory, kung nag-commit ng light felony, accessory siya, hindi rin siya liable. Those only liable for grave and less grave felony are only principal, accomplice, and accessory. Pag light felony na, wala na accessory. Exempted. What else? Article 20. Uy, list down nyo. Akala nyo, bahala kayo dyan. Ha? Article 20. Accessory na relatives are exempted from criminal liability. No, what else? Article 247, yung paborito nyo. Yung husband or wife who caught his husband or wife also or the spouses caught in the act of sexual intercourse with another person who is not his husband or wife. Exempted. 247. Aside from that, what else? Under also Article 247, paragraph 2. A parent who caught his daughter having sexual intercourse in their domicile or their house. Dapat minor pa. Minor. Is exempted. However, hindi niya pwede patayin, ha? To inflict only physical injuries. Ah, pagalita, papaluin niya. Exempted din. What else? Article 332. Person is exempted. Relatives is exempted from committing the crime of theft, estapa or swindling, and malicious mischief. O kayo, kahit nakawan yung mga magulang nyo, walang criminal liability yan. Estapa mo yung magulang mo, wala rin. Sirain nyo yung mga TV mo dyan, magmaui kayo, wala rin criminal liability. Exempted. Meron na lang civil liability yan. Of course. What else? Eto. Instigation. Paborito to. Instigation. You know what's instigation? When a police officer induces another person to commit a crime. For example, police officer Tran, sabi niya kay Rafael, civilian. Uy, may score ba tayo dyan? May 500 ako. Napa mga chonky. Chonky na ako eh. Oh. Pag in-induce niya si Rafael, liable si Trans, si Rapper ang pwede mag-invoke ng instigation. Eh, pinersa po ako ng pulis eh. Ayun. Instigation is a defense, while entrapment is not a defense. Pag entrapment yan, legal yan, wala. Hindi maging absolutory cause. Okay. Oh, that's it. Those are absolutory causes. Oh, yun yung ma-exempted na akala nyo, hindi nakasulat dyan sa ano, sa Article 12, pero exempting. Oh, may question pa kayo? Medyo clear. Medyo clear na? 11-12. Madali lang naman kung titignan nyo eh. Hindi kayo mahirapan. Okay na? Wala naman masyado ng tinatanong. 11-12. Oh, next meeting, we will tackle. Hindi talaga kaya to. Kasi I hope lang na matapos ang alas 5, pero hindi talaga kaya. Oh, next meeting, we will go to 13, 14, and 15. Kaya na yun. Next meeting, tapos na yan. I don't know kung bukas or Monday. Ano ba gusto nyo? Pahinga muna kayo ng Sunday? Oh, Sabbath day yun eh. Sabi sa Bible, Sabbath day. It's talagang ano, sex day. Sabbath day. Pero kasulat yun, that's also sex day. Pahinga talaga yung linggo. Sige, I gave you a chance muna na magpahinga para makaipon kayo ng pwersa. Ako lang naman di magpapahinga eh. Pucha, bukas may subject pa ako. Aral pa ako ulit. Sige, I gave you a chance to ano muna. Siyempre, alam ko, ninanakaw na yung oras nyo sa mga loved ones nyo. Tsaka aside from that, ano ba? Kailan ba Valentine's? Lunes! Ah, Lunes pa. O, advance nyo na ng Linggo. Bakbak na ng alas 12 ng gabi. Valentine's na rin yun eh. Pwede na yun. Huwag na yun. Bakbak na naman. Bahala kayo dyan. Ako, wala. Jowa. Libro ko, babakbakan ko rito. Kasi nyo yan. Bakbak na Linggo. Tapos Monday siguro, hapon na lang tayo. Bala, makipag-date muna kayo. Hapon tayo mag-shoot siguro. Montalvo, pupukul ka na naman. Katulad nyo, ako na single eh. Kaya naman sa inyo, pati na black job, pinapakilamanan ko. Hindi, sige. Exercise, ano pala, no? Pupukul ka rin, sir. Wala tayong ganun. Pupukul. Aaral pa kami bukas eh. Wala, sarito na. Nakabadong. Ah, sige na. Kung may question kayo, tapos babatuan ko na lang kayo ng question ulit. Pero bukas, syempre, pahinga muna kayo eh. Pero ngayon, magtrabaho muna ako, mag-Q&A muna kayo kasi bukas pa lang pahinga. Ganito, turuan ko kay Discarte ha.
pag may mga ganyang event, di ba alam nyo na, kunwari may mga birthday celebration. Kasi ang oras nyo, inuutang nyo yan. Tandaan nyo ha. Kunwari ngayon, hindi ka nag-aral. Be sure na kinabukasan dapat doblehin mo yung araw mo kasi babayaran mo yung inuutang mo nung kahapon. Kung bukas naman alam mo may mangyayari na kakaiba, ngayon pa lang bayaran mo na. Para bukas, kung maglaylo ka, okay na. Wala kang maiiwan na activity pag ganyan yung mindset mo. Ganun sana yung ano eh, pag nag-aaral. Kasi yan, lalo pag nagiinom. Eh, kasi ang hirap, kinabukasan niya yun, binabawian yung katawan niya, hangover eh. Depende sa tao yan, kasi may iba tao, malakas talaga ang over. Pagka alam nyo na nag-inom kayo, babayaran nyo ulit yan ang kinabukasan nyo para yung pag-aaral nyo, hindi nyo maiwan. Okay? Tapos, yung mga late siguro, kung makahabol pa, I expect them, kasi pag natapos natin itong 11 to 15, kasi yung Q&A nyo, check na natin yan, explain natin ulit yan. Pero magtatakaw tayo sa oras doon. Be sure, that will be, I think, mga 8 hours yan. Tatapusin natin with explanation, ha? Magtsatsagaan tayo. Hindi, kailangan natin gawin yun. Kung narin, kumakain na. Saglit, 30 minutes. Gusto mo kumakain ka dyan habang nagrelasyo tayo. Tapos papaikuti natin yung tanong, ha? Hindi lang ako pwede yung utang na ilang items yan. Hindi ko babasahin lahat yan. Iikot sa inyo yan. Then I will explain it. Bakit ay inyong sagot? Nakuha nyo? O, iikot sa atin. So, sana, yung ibang hindi nakapasok, sabihin nyo yung tropa nyo. Sabihin nyo yung mga classmates nyo na may chance pa para maintindihan yung review doon sa rationale ng Q&A. Swerte nyo kasi maulit sa inyo ulit eh. Maano kayo? Talagang babaw na sa utak nyo yung reason ng law, yung logic ng law. So now, happy weekend muna. Enjoy nyo muna. Bahala kayo. Magbato na lang Q&A. Tignan ko muna dito sa laptop ko na yung mabato ko. Okay? So huwag kalimutan mag-aral. Pwede naman magpahinga. Huwag lang talagang makakalimot. Pahinga lang muna. Sige, bigyan ko kayo ng likod. Dapat naman talaga pahinga nyo yan eh. Hindi na lang. Pero pag next time, medyo crucial yung time natin. Nanakawin ko yung linggo nyo ha. Ano ko sa inyo. Pero ngayon, medyo ano muna natin. Kasi nagsipag naman tayo nakaraan, nag-alasing ko tayo eh. That's very thankful naman ako. At least nga, ngayon, Article 12, isipin sa isang linggo. Hindi kayo normal na tao yan. Naba, mga genius pala kayo lahat. Hindi kaya ng isang linggo yan, kaya sabihin ko sa inyo. Hindi mababasa, hindi maaral ng isang linggo yan. Okay, oh, sige na. Class adjourn. Happy weekend. Enjoy mo na yung weekend. Thank you, sir. 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 Thank you, lang, diligo lang ako. Wala sa inyo.